The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father. For he makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you love those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if you greet your brothers only, what is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Every time we wake up in the morning, we have the option to get up, get out of our bed, or go back to sleep. I'm sure naranasan nyo yan. Ilang beses nyong pinatay ang alarm clock. Yung iba binato pa eh, sa samaan ng loob. Galit pa silang sila nagising sa umaga. But we take those for granted. The choice, the power to make a choice, either I get up from my bed or I go back. Palagi ko yung pinapaalala sa mga seminarista namin noon, nung ako'y nasa seminaryo pa. Pwede ka naman magsinungaling kasi morning prayers, 5:30. Yung iba nga nagpapakalbo na lang eh, para hindi halatang hindi naligo. Kasi pag hindi ka naligo, talagang nagtatayuan. Ano po? Or they will pretend that they were sick. Masama po ang pakiramdam ko, Father, eh, kaya hindi ako nakasama kanina sa morning prayer at saka sa misa. Ang sabi ko lang ay, sana hindi yung katamaran ang maging sakit. Kahit na mas religious life, yung mga madre, di ba, sister? Ano? Ganon din. Yung iba nga eh, hindi makakapag-misa bukas, halimbawa lang. Sasabihin doon sa sekretary, tumawag ka naman ng ibang pare. Kasi masama ang pakiramdam ko. Yung pala, nagbabad lang sa Netflix. Di ba ano? Ha? Inubos lang lahat ng episodes ng Korean drama. Halimbawa lang. Di, ha? May kilala akong pare, hindi nagmimisa. Nung panahon ni Marimar. Ha? At talagang pinagsabihan ko yung sekretary. Sabihin mo sa pare mo, ha? Tumigil siya diyan kay Marimar. Pilit na pilit na maghanap na ibang pari dahil manunood lang kay Marimar. Well, as I've said many times, when priorities are clear, decisions are easily made. When priorities are clouded, then everything will be clouded. Babangon ba ako o hindi? Matutulog ba uli ako o hindi? Depende yan sa prioridad. And when we are put into tests, like the first reading, it's up to you whether you throw your towel or you give an extra effort to obtain and attain your goal. Nag-a-apply ka ng trabaho ngayon, di ka nakakuha, pwedeng bukas sabihin mo, ayaw ko na, wala akong makuha. Or sasabihin mo, sisipagan ko, dadagdagan ko application. Ganon din sa pag-aaral. Kung hindi mo naintindihan, you can throw your books and say, ayoko na. Or,
Pipilitin mo talagang intindihin, mag-aaral ka para maabot mo ang iyong mga pangarap. You ask yourself, because we are always a product of our own choices. Nabigo ka hindi dahil wala kang kakanyahan. Many of us have failed, not because we don't have the gifts, but because we have not tried. Ano sinasabi sa unang pagbasa? Your faithfulness will always be tested in the moments of abundance of joy and in pain. Ang katapatan ay nasusukat sa panahon ng kasaganahan at kawalan. At nakakahiya, sabi nga sa unang pagbasa, nakakahiya na magrereklamo ka ng hirap, gutom, kawalan, kahirapan, kung saan maging ang Diyos niyapos ito upang ikaw ay maiangat sa iyong kalalagayan. Even God have embraced poverty so that we will be made rich. Ang madalas lang kasi, malilimutin tayo sa biyayang natatanggap natin. Malilimutin tayo. Sabi ko nga, kanina lang, sabi, wedding anniversary namin, Father. Ang tanong ko, ilang taon? Hindi nasagot ng lalaki. Yung babae kaagad. Alam nyo, yung mga mag-asawa dito, bakit magaling sa numbers yung mga babae, no? Alam nila kung kailan sila kinasal. Hindi nila nakakalimutan yun. Alam nila kung ilang taon na sila. Yung mga lalaki, masyadong malilimutin. Tanungin ninyo, yung mga misis nyo, kailan yung first kiss? Tanda nila. Yung lalaki, ha? Huh? Diba, ano? Kaya tayo hindi umuunlad pagka minsan. Anong sinasabi sa Ebanghelyo? You love your enemies. Pray for those who persecute you. Why? For a simple reason. Because most of the time, our common enemy is ourselves. Do not forget this. Our common enemy is ourselves. Our own laziness, our own complacency, our own lack of gratitude. Ang kaaway natin kadalasan ay ating mga sarili. Yung mga taong magagalitin sa kapwa, yan yung mga taong hindi kayang mahalin ang sarili man lamang. Yung mga taong palagi mapaghanap sa kapwa, kadalasan yan yung walang makitang mabuti sa sarili. Love your enemies. Because sometimes we often forget this, that our greatest enemy is ourselves. Amen. When the husband trying to connect to their Wi-Fi, he realized that the password is no longer the password that the Wi-Fi is using. So, he asked his wife, binago mo ba ang password? Sabi ni Mrs. Oo. Sabi niya, ba't mo binago? Baka mahak. Sabi, ano bagong password? Sabi ni Mrs., yung ating wedding anniversary. Tumahimik si Mister. Kasi kung hindi niya alam, lalo magkakagulo. Ma naman, ano? My dear friends, my brothers and sisters, you wake up in the morning with the gift of choice. You can choose to get out of your bed or go back to sleep. Remember, you are a product of your own choices. When priorities are clear, decisions are easily made. We fail to become the person we ought to be, not because we are not gifted, but because we have not tried. We fail to love others
because we even fail to love ourselves. Do not forget this, that one of our worst enemies in life is ourselves. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.